Bigla na lang. Nagpakain kami nito. Ang bilis pang kumain. Talagang kumaakyat-akyat pa dito, ganun. So, kumakain yung nakikita nyo naman, no, na dito kami nagsimula, and then nakikita nyo naman na yun yung inano ko na yung virus talaga is hindi buhay namin, no, katulad ngayon sa sakit na SF. So, Happy New Year once again. So ito yung napakalaking problem sa mga farmers, backyard farming, no, yung nakita na natin na clip from Kaoing-Oing. Actually, si Kaoing-Oing, mga kabagis, is isa sa mga ano po yan, isa sa mga kumbaga source of idea paano, ano yung i-upload natin, ano yung ating gawing topic sa mga videos natin. Kasi for 1 year nanonood lang ako kay Kaoing-Oing sa kanyang mga alaga, no, naka-inspire, at saka yung paano lumaki yung kanyang mga inalaga, ang mga fatteners, mga inahin, mga biik niya, ang galing lang. Tapos napansin ko pa noon nung nag-start pa siya ng kanyang vlog, nandun tayo, nanonood tayo paano siya nagsimula. At that time ako wala pa akong vlog, isip pa ako kung ano yung aking gagawing topic. At that time, I'm busy working. Kasagsagan pa kasi yan ng ano, malakas pa yung travel or airline business, mga kabagi. So, busy tayo, nag-book ng mga ticket. And during that time, napakaganda ng kitaan when it comes to commission sa airline. So I've been working as a business travel specialist. We book business seats, no? Business class seats. And napakaganda ng ating commission. So parang wala kang problema every month. Napakaganda talaga. And then here comes the time na wala pang pandemic pa rin yun, pero nagkaroon tayo ng problem sa ating work. And then I thought na yun na yung ending. Tapos hirap na ako maghanap ng same company na magbigay ng ganun kagandang commission. Kasi for me, yung basic na tinatanggap ko, since din kasi nasa sales account ako, ang mindset ko sa basic na natanggap ko sa work is just for my taxes. So yung talagang focus ko is yung commission. So I've been doing that for quite some time. And napansin ko na kapag may problema sa company, kahit gano'ng kakagaling na empleyado, kahit gano'ng kakagaling mga commission, kahit ibuhos mo lahat yung oras mo, yung talent mo, lahat ng ideas mo, once wala na silang makitang ano sa'yo, kumbaga wala ka nang maikontribute pa, then they can easily substitute someone, no, sa position mo or sa mga ginagawa mo sa company. So yun lang nasabi ko na there's something wrong, and ang gusto ko na at least makawala tayo doon sa concept na yun. So that's why I decided to do vlogging. Kasi yung vlog, mga kabagis, parang ano to eh, kung mayroon kang YouTube channel and then you are starting earning income, you are tubig ma. Kung nag-start ka na ng mga kabagis sa pagbablog, like si Kaoing-Oing nga, na mag-receive ng monetization or yung sahod mo every month, it's like parang personal personal business mo na rin siya, yung channel mo. Masabi kong business siya in a sense na namumuhulan ka dyan sa yung ideas, no, yung mga equipment mo, gadget mo, and everything, yung time mo, parang negosyo din siya na
alagaan mo talaga para mayroon kang monthly income, and then ikaw din yung mag-decide kung gaano kalaki yung monthly income na gusto mo, so gaano kahaba ng oras i-focus mo, kung gaano kahaba ng panahon na i-contribute mo doon sa channel mo para mag-earn siya ng ganun kalaking income monthly. So, yun yung pagkakaintindi ko. For how many years na nag-exist yung YouTube, and then yun nga yung monetization na observe ko since then, mga 2000 pa yata o 2011. Yeah, 2010, 2011, yun yung kasagsagan na marami ang nagsimula at nag-try ng magkaroon ng YouTube channel. Yung iba, hindi nag-success. Yung iba, successful. Like sila Lloyd Cadena na namatay na. Sila na-observe at nasundan ko yun mula talaga umpisa. So hanggang sa ngayon, ang dami ng nag-YouTube at saka successful na sila. If you can see, mga kabagis, yung mga nag-YouTube, kahit hindi pa umabot ng 1 million subscribers, yung mga naglalaro ng mga 100,000 above na regular nag-upload, as you can see sa kanilang pamumuhay, talagang mayroong pagbabago kahit pa paano. How much more kung nasa 1 million to 2 million getting enough or more than sa sinasahod mo sa kung mga empleyado ka, no? So makita natin sa kanilang sa kanilang mga vlog na from wala, meron na silang mga na-achieve, no? Mayroong mga sasakyan, mga bahay, kasi nga maganda. Tinuturing mo yun na business mo. Tinuturing mo na yun, kumbaga asset mo yung channel mo. Kasi nagbigay siya ng pera, sahod, buwan-buwan. So going back doon sa challenge sa pag-alaga ng baboy, like ito 3 years ago or 4 years ago nandiyan na yung ASF. Aside sa challenge ng mga backyard farming, katulad ni Kaoing-Koing, binigyan ko nga ng example si Kaoing-Koing. Siya yung nagsimula at parang hindi man personally nag-convince sa akin, but yung the way nag-start siya, talagang nagkaroon ako ng idea kung paano magsimula rin. I started my YouTube channel with different topic, yung magbigay ko ng mga reaction or yung mga panahon na in-expose namin yung mga scammer like Mangusin. Yung simula ko, but when I switch to backyard farming, yung topic natin about sa pagbababoy, most of my ideas din ni-share ko doon sa mga topic ko na yun is coming from Kaoing-Koing, and I'm so happy and thankful for that. So ngayon si Kaoing-Koing nasa situation na mahirap kasi yung latest niya na upload, it seems like natamaan siya ng ESF. Though hindi pa ganun ka sure kasi konti pa naman yung nagkaroon ng problem, but siguro sabi niya ASF na talaga kasi nga sunod-sunod, though wala pang pantal-pantal yung katawan, but sunod-sunod na, and first time niya nagkaroon ng incident na ganun, and hopefully no na ma-revive ni Kaoing-Koing yung kanyang babuyan, kasi nga aminin natin, napakalaking tulong yan sa kanya. Aside sa nag-income or nagkaroon siya ng monthly sa kanyang YouTube, it's because of that idea, nag-alaga siya ng baboy. So parang kumbaga, yung YouTube niya is secondary na lang. Yung pinaka-first talaga na nagbigay sa kanya ng income is talagang yung pag-alaga ng mga inahin, yung pag-alaga ng mga biik niya, yung fatteners niya. So, ang masabi ko lang, aside sa challenge natin ng mga farmers or backyard farmers na magkaroon ng murang bilihin or murang pagbili ng ating mga alaga at napakamahal na feeds, is ito yung ASF. Napakalaking challenge talaga. And I observe a lot of content creator na ito yung ganun topic at tatamaan din sila ng ASF. Hindi lang si Kaoing-Koing, but marami. Tapos, after few months or one year yata, bumalik sila nagpag-alaga, okay naman na. And I hope ganun din yung setup ni Kaoing-Koing na maka-revive at makabalik din siya sa pag-alaga ng kanyang mga baboy someday, no? Pero hindi pa naman ganun kagrabe yung nangyari sa kanya ngayon, but siguro kung mangyari man talaga, we're praying and hoping na makabangon ng madali, kasi nga yung pag-alaga ng kanyang mga baboy ay
Napakaganda talagang hands-on, personalized, lahat. May mga idea kasi si Kaoing-Oing na sinishare. Most especially no, sa pag, yung proseso ng pag, paanak hanggang sa ma, bigyan ng mga bakuna, makaskit, maano yung mga biik, no, matanggalan ng buntot, ng itlog, lahat. Napakita na niya at napakaganda. So, marami talagang mga ideas and mga lessons na makukuha mo doon if ever gusto mong subukan yung pag-aalaga ng inahin. At saka, do hindi siya masyadong nag-emphasize sa puppy nurse, no? Unlike sa niche ko na talagang sa puppy nurse ako. But, all in all, si Kaoing-Oing talaga yung nagbigay sa atin ng idea. Kaya, I'm doing this upload just to share share her up, no? So, Kaoing-Oing, Happy New Year to you. Sini-share ko, sini-share up kita na talagang normal lang yan. That's part of life. Like, katulad sa akin na matigil tayong mag-alaga, though I really would love to continue. Pero part of the challenge, part yan sa problem natin na binigay sa atin ng Panginoon, is because alam ng Panginoon na kaya natin yan ma-survive, kaya natin yan masolusyonan, at kaya natin yan ma-manage at ma-handle. So, siguro sa una, masakit talaga yan, but kalaunan maano mo rin, makuha mo rin yung concept at idea at paano mo yan masolusyonan. So, yun lang, kasi I know gaano kasakit yan. Most especially yung buong buhay mo, yung attention at yung passion nandyan sa pag-aalaga talaga. Kaya, bilib na bilib ako kay Kaoing Point. And, yun lang. Sana ma-survive at makabalik sila if ever man na ASF talaga. Kasi kung ASF yan, mayroong pupunta dyan na mga ano, sa Department of Agriculture yata. Tingnan yan, tapos mag-desisyon sila, ano yung pamaraan, ano yung arrangement. Yun pag-alam ko, ha. And then, talagang tanggalin lahat yan para ma-stop. And then, sooner, kapag okay na, pwede na silang mag-alaga ulit. At, hopefully, mangyari yan soon. Kung kailangan na i-follow yung protocol at standard ng DA about ASF na protocol. Mayroon silang protocol sa ASF. Hindi ko lang alam yung proseso at yung step by step, but ang pakakalam ko talaga is they really need to remove all those pigs na natamaan para hindi na dadami at kakalat pa. So yun lang. Alright, so again, Happy New Year sa lahat. Salamat sa inyong support at salamat sa patuloy ninyong pag bigay ng comments and suggestions. I know there are a lot of you na talagang ang binibigay ng mga comment is talagang hindi maganda, but I'm still thankful kasi dahil sa inyo, nalagdagan ako ng views, at for sure, ano yan mga kabagis, income yan sa atin in the future. At sa mga nagbigay ng mga magandang comment naman, thank you so much. Happy New Year. May God bless you. And I hope that this year will be a great year for you guys na ma-achieve natin yung ating mga plano sabay-sabay, no? Just positive lang tayo palagi. Alright, thank you for watching.